Hello, welcome to Libra Philippines. So, reading po ito for Libra. Ayan, check mo yung iyong Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Kung hindi ka makarelate dun sa reading, wag ipilitin, okay? Kasi normal yon. Hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Pero kung makakarelate ka, pwede rin namang hindi 100%. So, kunin mo lang yung mga magre-relate sa'yo. And for personal reading, Jing Tarot Reader, ha? Search mo na lang siya dyan sa Facebook, sa TikTok. And meron din kami TikTok, guys. Unicorn Princess Tarot. Feel free to check it out. Okay? So, by the way, this is for Libra. Yan. Para doon sa ibang details, check mo na lang sa description box. Sana mag-iwan ka ng comment, ha? Kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita yun ng malaking suporta sa akin. And by the way, doon sa aking TikTok shop, makaka-avail ka na doon ng mga crystals, bracelets, mga pampaswerte, and pamprotection, pangontra. Ayan, for example, itong bagong creation ko po na evil eye. It's a cute evil eye na display. So, ayan. Kung gusto mong mag-avail, doon na lang doon sa aking TikTok shop. Start na natin. Huwag pilitin, guys, pag hindi nakukuha yung message. For the sign of Libra. Kung may maririnig ka sa background mo, pagpasensyahan mo na lang kasi, sa background ko pala. Pagpasensyahan mo na lang kasi medyo maingay pa sa aking, place. Okay, this is Libra love reading. You do have here the Tower, Ten of Pentacles, the Moon. I feel like some kind of ending or something na kailangan mong i-end dito. Either nag-end na or kailangan mong i-end. Yung iba sa inyo, kailangan mong gamitan ito ng intuition with the Moon kung dapat bang i-end, kung hindi ka pa nakakapag-end, ano, kailangan magamitin yung intuition mo, yung lakas ng pakiramdam mo, and yung pakiramdam mo, kung gusto mo ba talaga to, kasi maaaring nagdadalawang isip ka na with the Four of Cups, hindi ka na sure regarding dito sa ending na ito, or kung dapat bang i-end ito, but for some of you, there's a new beginning, Ace of Wands, na maaaring kailangan mo pagtuunan ng pansin with the Knight of Pentacles. And I feel like may mga tao sa paligid mo na sinusuportahan ka regarding dito sa bagay na ito. And yeah, you do have the Sun. And dahil dito sa suporta ng mga taong to, nakikita natin yung accomplishment, positive outcome for you. And nakakita rin tayo ng money with the Ten of Pentacles na maaaring ma-accomplish mo. And, but kailangan mo munang i-sure na yung isang bagay na kailangan mong i-end ay completely na-end mo siya. Okay? So, tell me more messages regarding that. Yung iba sa inyo may kinalaman ito sa money. And you do have here the Death card, yeah. Sorry, this is the Hermit. And the Queen of Wands. And you do have here the Eight of Pentacles. Ayan. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, and Virgo energy. Okay, so sa nakikita natin dito, if you don't know what to do, maybe kailangan mo ng advice from people around you kung ano sa palagay nila, kung ano sa tingin nila. Ayan, kasi nakikita natin na hindi mo alam yung gagawin mo talaga eh, yung iba sa inyo. So, lalo na kung hindi mo pa na-end itong bagay nito with the Eight of Swords, medyo mahirap sa gagawin,
itong bagay na ito, yung mga tao sa paligid mo, na-analyze nila yung dapat mong gawain dahil nakikita nila yung sitwasyon mo. So, minsan kailangan din natin ng coach sa buhay natin. And kung hindi mo man kayang mag-solusyon or gawaan ng paraan itong ending na ito, maybe kailangan mo lang na magpupo siya yun, na magtuturo sa iyo, na magsasabi sa iyo to give you this strength or lakas ng loob para magawa ito. Okay, so how about the person na kakonect mo pagdating sa love? Sino ito? For the sign of Libra. The world is here. Either meron ng separation or pagkakalayo sa inyo nitong person na ito, or may paparating na separation or pagkakalayo. So, alin man doon. What I can see, a lot of love in between sa inyong dalawa. This person, no, kahit pa magkakaroon ng pagkakalayo or may pagkakalayo na yung iba, nakakita tayo ng punong-puno ng joy, kasayahan mula dito sa taong to. You do have the Page of Cups. This is an energy of maaring sa ngayon hindi siya nakaka, I don't know, I can feel sickness, or pwedeng you're dealing with a person who is currently sick or nakakaranas ng mga morning sickness, or I can see a pregnant person, so one of you could be pregnant, or I don't know, maybe may relationship sa inyo, no? Pero kung wala, okay lang din. So, yung iba sa inyo, pwedeng yung person mo is having allergies. Basta something na to do with his or her health. Pero nakikita natin overall yung love nitong person na ito towards you. And siya nga, kung ano man yung problema niya ngayon, pinipilit niya itong kayanin. Okay? Nagiging matatag lang siya. And you do have your Ace of Cups. This person really do loves you. Ayan, and with the Hierophant, you're dealing with a very traditional person. You're dealing with a person na talagang gusto niya yung lahat sa'yo. So, gusto niya lahat sa'yo. So, this person is willing na gusto niya mag-reach out there. Or, yung iba kasi sa inyo, pwedeng may communication naman. Kung walang communication, itong taong to gusto niya mag-reach out. Okay? This person wants to tell you something. And ano yung situation sa inyong dalawa nitong taong to? Yung iba sa inyo, might be you're hiding something, or meron kang iniiwasan or nilalayuan. You don't have your gossip. So, nakakita tayo ng communication. Masayang communication. I can see that, alam mo, maraming naiinggit sa iyo, maraming naiinggit sa kanya, sa inyong dalawa ng person na ito. So, marami ang nakakapansin sa inyo, and you do have your realization. I feel like wala kayong pakialam. So, nakikita natin, ang focus niyo is ang sarili niyo, kung paano niyo ifulfill yung mga pangangailangan niyo. Okay? And, what is your emotions? What is your emotions towards your person? Seven of Cups, Six of Wands, and the Queen of Cups. Mahal mo rin tong taon to eh. Mahal mo tong taon to. Pero sa ngayon, Seven of Wands and the Knight of Pentacles, parang may kinalaman sa career or sa sarili mo, o sa journey mo na kailangan mong harapin. Ayan, may mga bagay kang kailangan harapin. So, mahal mo itong taon to, pero sa ngayon, may mga bagay kang kailangan mo nang asikasuhin, ano. And, yan, nakakarinig ako ng word na away. So, pwedeng malayo siya sa'yo, or may paparating na pagkakalayo sa inyo. No, pwedeng may kinalaman sa career. Emotions niya towards you. The Sun is here. And the Three of Pentacles. Queen of Wands is at the bottom of the deck. Tapos yung isang card is the Ten of Wands. And what is the situation between the two of you? Mutual energy. There's
divine masculine, and at the bottom of the deck is love. So I feel like there's love in between sa inyong dalawa ng person ito. So although may pagkakalayo or may paparating na pagkakalayo with the Queen of Cups, mahal mo itong taon to, naiintindihan to ng person na ito. Ano man yun, medyo mahirap or marami lang siyang responsibilidad na iniisip or obligasyon na parang maaring sa pagkakalayo mo, maaaring kailangan unahin ko muna itong obligasyon ko na to, parang ganun. Or kung ikaw ay malayo sa kanya, might be may obligasyon siya ngayon na kinakaharap. Pero nakikita natin may mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Okay, and pagdating sa'yo, this person, gusto niyang mapansin mo siya. Like kahit nandiyan, halimbawa may pagkakalayo kayo, so gusto niya pansinin mo naman siya. Or kung may paparating na pagkakalayo, kumbaga ang iniisip nitong person na to, sana mapansin mo pa rin ako. So kahit malayo ka na eh, sana wala kang ibang, kumbaga hindi mawala ang attention mo sa akin, parang ganun. What will happen in the near future for the both of you? Ten of Cups, Knight of Swords, and a Nine of Cups. King of Wands is here. In the near future for the both of you. In the near future, you do have here the Eight of Wands, Ace of Pentacles, Six of Wands. Bottom of the deck is the King of Wands. Wow. In the near future, please. You do have here Escapade. One more card. See? Focus is here and love. So nakikita natin in the near future, there's a lot of love sa inyong dalawa na, yeah, kahit may pagkakalayo, nandun pa rin yung love. You do have your escapade. So I'm seeing a vacation. Kung hindi man vacation, it's like a career. Or someone here might have a vacation. Parang kailangan ko munang tanggalin yung stress. So, one of you ang nakikita natin ng, eto dalawa lang yan. Either magbabakasyon or magpupunta sa malayo para sa career. So, dalawa lang yan. And I can see a lot of love sa inyong dalawa nitong taon. To some of you could be in a relationship. Kung magka-relasyon kayo, nakikita natin na nagiging successful yung relationship na to. I can see you building a family with this person. And I can see a lot of transformation in the near future sa inyong dalawa. May mga bagay na mga itinatago pero maaaring mai-open na rin ito, no? And in the near future, kung hindi kayo magka-relasyon, no, nakakita tayo dito ng obsession mula dito sa taong to. This person is really obsessed of you, thinking of you, and sooner or later magugulat ka na lang once na bigla na lang bubulaga itong taong ito sa'yo. Like, magugulat ka na lang bigla siyang dadating. And you could be dealing with a soulmate or, yeah, twin flame. You do have here the King of Wands and King of Wands energy. So, dalawang bottom of the deck ninyo ay parehong King of Wands. So, pareho kayo naka-align ngayon sa mga kanya-kanya ninyong path. Nasa tamang path kayo. And sa nakikita natin dito, yeah, you really do love this person. Kaya naman, yung iba sa inyo, kung yung person na nasa ibang relationship or wala kayong relasyon ngayon, maaring nililet go mo siya or hinahayaan mo lang siya, kung sa akin, kung hindi, hindi. And time will come, this person ay magugulat ka na lang biglang dadating sa harapan mo, because, you know, this person cannot deny the fact na mahal ka niya. So, kaya nga sabi ko, kung ano man yung mga itinatago, pwedeng mai-open dito in the near future, and including doon, kasama doon, ang emotions niya. So, thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.